isang tahong ang ating putahe ngayon. So, ito yung ating mga ingredients. Tahong, sayote, bochoy, sile, sibuyas, garlic, luya. And then, kung mapapansin nyo guys, itong tahong na ginamit ko, nabili ko yan sa Chinese store. Ito nga pala yung ginagamit pang bake. So, wala akong time mag-bake, kaya nag-decide na lang ako na gawin itong ikisa. And then, ito na nga, kailangan natin ng mantika sa ating pagluluto. So, naglagay ako ng mantika and then, dagdag na rin ako ng mantikilya para dumagdag sarap sa ating niluluto. And then, una ko nga palang nilagay ang luya. So, usually guys, dati ang ginagawa ko, bawang ang una kong nilalagay. Pero syempre, sa karamihan na at nakasanayan na ng marami. So, dahil sabi nga nila, yung bawang ay madaling masunog. Kaya, sige, makisunod tayo sa uso. So, ayun na nga yung sibuyas and then yung bawang huli kong nilagay. Medyo okay na yung mga sangkap na nilagay ko. Dagdag na rin ako ng sile, pampadagdag bango sa ating niluluto. At nilagyan ko na rin yung sayote. So, habang ang sayote ay inaantay nating maluto, nilagyan natin ng paminta and then ng asin. So, haluin lang natin. So, tantyahan lang naman lahat ito, mga ka-bangers. And then, takpan natin para maluto. And then, ayan na nga, binuksan ko. Then, naglagay na rin ako ng nor cubes. So, medyo okay na, kumukulo na. So, hinalo ko. And then, ilalagay na po natin yung tahong. So, ayan na. Unti-unti natin ginubuhos yung tahong. And then, haluin ng konti. Ayusin. And then, lagyan na po natin ito ng tubig. So, depende na rin sa inyo kung gaano kara. At, tatakpan pa pala muna. Mali ako. And then, ayan na, kumukulo. And hinalo ko, and then ayun, doon pa lang tayo maglalagay ng tubig para maging sabaw nitong ating ginisang tahong. So medyo naparami yata yung lagay ko ng tubig dito, so okay lang kasi masarap naman kasi yung sabaw, diba? So yan, antayin lang natin tong kumulo. And then nagdagdag din pala ako ng patis. Diba, depende na sa inyo kung gaano kaalat yung gusto ninyo. And then, tsaka natin takpan, antayin natin kumulo. So, kumukulo na nga siya. So, ayan na. And then, nilagay ko na uli yung sili at yung ating gulay na bochoy. So, dahan-dahan ko pang nilalagay yan. Inaayos ko, diba, para magandang tignan dito sa video na to. So, tinakpan ko at antayin natin kumulo. So, kumukulo na, and then, ayan, makikita nyo kung gaano kaganda yung kulay, diba? At mukha siyang napakasarap.